ang ganda ng combination ng ano no, yung death sonata tapos yung real world manipulation no. Oh, habang umaano, habang tinatry nila tumakas, ikaw. Pag inabot ka ng combination no. Deadly yung combo. Pero nga lang ma- for their side. Okay, medyo ma-mage dito yung ano. Pero possible naman, nakikita natin sa ibang tournaments, malalaking tournaments, meron na talagang ano, meron talagang nagti-triple mage setup. Meron silang burst, meron silang sustain, and napakabilis po ng clearing ng minion wave dito ng JNA Esports. So, nag-up lang kay Chester, tsaka kay Ma'am Leanna. Sorry, Ben. Nakalimutan ko po kung sino yung bebe niya, pero nakita ko kanina, nagko-comment siya, may chin-cheer siyang player from our, ano dito. Naku, daddy, shoutout mo to. I ano yo, I challenge you. Yung reset natin na comment. Oh nga, shoutout nga pala kay shoutout sa iyo. Kay DJ. Ay, hirap ang pangalan mo. Oh, nga, oh nga, di na pinahihirapan niyo kami. Ano ba siyang letter yan? Arabic yata pala. Arabic yan. Oh, Arabic. Kasi pag Myanmar naman, medyo mabilog-bilog. Alam niyo yan, guys. Oo, tama, mabilog-bilog. Oh, so eto na tayo sa ating game number 2 ng ating series number 2 for today. AP Esports laban sa JNA Esports. On your blue side, yan ang AP Esports. LPs ang gagamitin na E. We have Ureshi on that Barats. Donut naman, para sa kanya Alice, Cadenza on the True, and Noxious ang gagamit dito ng Lancelot. Oo, dito naman sa side ng JNA Esports, Demon Kite with the Ling, Aaron sa kanyang Tango, Trevor with the PNK Kebler sa kanyang Esmeralda nga rito, at si kuya natin CJ sa kanyang Kagura. Yun, so shoutout din kay Madam Pauline Ramos. Every time naglalaro yung JNA, lagi din siyang nanonood dito sa ating stream, even before or even our previous season. And for this one, guys, let us see kung ano dito ang ano, parang experimental lineup dito for JNA Esports. So this might be an easier game for them against AP Esports. But AP Esports is AP Esports. Again, yung hero dito ni Cadenza is more about the pokes. Cho and ano, and pangalan ito, Joehead Karina, parang same ng ano, same ng pangalan niya ng mechanics. Ang difference lang is mas makunat syempre ang isang Joehead or mas mabilis in terms of mobility. So, tingnan natin, guys. Parang parehas lang rin naman sila eh, no? Parehas naman may setup, may combo, ba? Oops, inabot. Sige natin LP. So, talagang aggressive mag... Oh! Buti ka lang. Akala ko, butin. Kaso, Demon Kite, jumping on the back lines. Alam naman natin yung capability ng Ling with the mobility. Instantly, nakakuha ng first blood itong side ng JNA. Talagang aggressive sila maglaro. Oh, at saka daddy, ngayon ko lang nakita pala, yung lineup dito ng JNA Esports, saktong-sakto, pwedeng-pwede nilang pasukin si LPZ if ever na naka-real world manipulation. Meron silang Umbrella, meron din silang Esmeralda. Tapos siling din, pwede dumiretso sa kanya. So for AP Esports, kailangan maging maingat din sila dito on defending Elpizo. Kasi yun yung pinaka-tricky doon eh. Yes, habang nagti-teamfight sila, pwedeng iwan nila si Elpizo. Tapos wala, mawawala yung kanilang ano doon, yung damager nila. So for ang burst damager nila is going to be Elpizo. Kasi later on pa natin makikita yung damage ng isang Alice. No, Kevlar, ang gandang Falling Star Moon hitting 2, Ureshi nga rito ba dito to, as welcome, CJ abutin, Donut nandito na rin, grabe, ang ganda na bakbakan, pero Turtle will be secured by Noxious, Trevor will go down, nice knock up, na inabot nga ron, coming from Demon Kite, pero napatay na pala si LP sa mga kaibigan, Kedensa, inabol nga siya rito ni Kuya Kevlar, pero grabe, ang messy ng ating teamfight, real world manipulation has been dropped down, pero Demon Kite getting 2 heroes nga rito mga kaibigan, tatlo pala yung namatay rito sa side ng AP. Esports. Grabe yung retaliation doon ng JNA Esports. Yes, nakuha ng AP Esports dito yung Turtle. Kaso sa JNA, nakita mo yung ano, targeting dito ni Demon Kite, slowly but surely, taking down the heroes dito against AP Esports. For AP Esports nga lang, kailangan siguro, since ganun yung hero composition dito ng kanilang kalaban na team, pag kumuha sila ng objective, dapat disengage na agad. Kumaga, goodbye. Oo, ang nakita ko lang sa Santel sa payon, ha? Ang tabang ng JNA doon, kasi a while ago, nakita nila si Elpizo, hindi pa level 4. So, parang mas maganda yung lumaban dahil wala pang real world manipulation na pwedeng abangan. Pero grabe, eto na naman si Demon Kite, jumping into the heart Elpizo, nandito yung knock-up coming from the Tempest of Blades, Candesa is in danger, will be all in place, ang daming crowd control, double kill for the Ling, napakagandang start. Ito para sa jungler, which is the Ling na alam naman natin mag-i-scale pa. Papunta sa late game, Noxious is in danger, sinindot ni Kuya Demon Kite, triple kill for the Ling. Oh my god, a dream game. Dream game for the Ling, 6-0-0-1 natin siya.
Oh, perfect KDA mga kaibigan para dito kay Demon Kite. Bawing-bawi yung kaninang mahirap pumosisyon para sa kanya, ano? Biyate. Talaga yung pumoposisyon sa harap ng mga kalaban niya dito. And yun yung sinasabi natin eh, pwede kasing pasukin ng JNA Esports eh, payong kahit ano, even the dog, chicho dog dito ni PNK, automatic pwede tumakbo against El Pizo. So again, kung kanina nahihirapan JNA Esports in terms of the positioning of their heroes, this time around naman po, AP Esports ang nakakaramdam ng hirap na yan. And look at Kevlar, cut na minion wave, so medyo mahirap dito para sa kanila, sakto makakasama si Esmeralda, if ever, for this Lord objective. Mm-hmm. Yun nga, tama nga yung sinasabi ni Ate Shanti. Medyo hirap, yung side na AP Esports, naagawan pa nga sila dito ng orange ba, pero sa top lane, yun lang, meron na pagitnaan, pero mukhang masisecure yata, naagaw. Mm-hmm. Sino nga ba nakakuha ng orange buff? Nakuha dito ata ni ano? Wait lang, tingnan nga natin. Ah, nakuha doon ni ano ni El Pizo. So, ano na nangyari yan, guys? JNA Esports dito, may makukuha na naman sila another objective. For Trevor naman, automatically meron na siyang omas. So, mas pinasakit. Ayan na naman, no? Oh my El Pizo, God. Pinapasok lang talaga siya. Oo, ngayon ako nakakita ng link na 5 minutes into the game. Na alam mo yon, yung link aasahan mo pa sa late game or mid game pa makapag-establish ng item. Pero early stages of the game, grabe. Oh, ganito na agad yung link. So kapag nakita dito ng link ni Demon Kite Daddy, yung si El Pizo of AP Esports, automatic tinatalo na niya. For cadence siguro, ayan, kailangan sila na mag-retaliate. Nice kill onto the middle lane, taking down the Kagura, pero may bow. Gabi. Ang bilis ng gante, mukhang makakadalawa pa. Tempest of Blades nandito, El Pizo is in danger, another triple kill for the link. Oh my God, 9-0-1 yung KDA, talagang dream game. For Demon Kite, oh my God. Literal din siya na Demon Kite. Kasi para siyang kite na sinapian ng demon. Kasi lipad mo lang siya. Kasi nadidikitan na automatic mapatay. And onto the middle lane, there is going to be a solo kill for Donut, which is the Alice. Na flame shot pa, mga sir. Oo. Alam ni Demon Kite na hindi pa naman ganun kakunachi. Etong si kuya natin, Donut. Yun lang. Kailangan niya mag-disengage. Nakalayo naman. Aba si Oreshi yan? Chinachase down dito si Kevlar? Oh, medyo mahirap na 6-10 guys ang ating score. Tingnan natin yung difference in terms of the item. Kasi for sure, and then later sa middle lane natin, Jit Kundo. Yun nga lang mga kataka sa CJ and legendary na po para dito kay Demon Kite on per game middle lane. Terms of Blades against El Pizo. Kukuha rin ang Blades na double kill para sa kanya. Masayaw, grabe yung Demon Kite dito, grabe. Pinapakitaan tayo ng mga laruan na pang playoffs mga kaibigan. Noxious, oops, medyo running low in health. Nag-aabang lang yung link, Oreshi, lalaban against 2. Makunat naman si kuya natin, Barats. Disengage sila. Tsaka nakita nyo kanina guys, for the link that is already 6,000 gold para dito sa ating laro. So, very malaki yan. And another one, kukuha na naman sila na turtle objective dito. Tinan natin, mukhang hindi magkakontest si AP Esports. For AP Esports, they need to find the rhythm kung paano sila makakapag-take ng objectives kung hindi man sila nananalo sa teamfight. Kasi luxurious yung time dito. Ayun na naman, pumasok si Turtle na secure nga lang dito. Oh. Ni Alice, guys. Kaso? Naiwan si Cadenza. Oo, medyo naligaw. Naligaw nga lang ng landas. Yun lang, nakasalubong nga siya ng apat. Pero ito, 3 gold lead for the side of JNA Esports. Talagang Ling. The name of the game is Ling. For game number... Game number 2 talaga, it is Demon Kite sa... Ano to? Parang, anong tawag sa mga ganon? Pag may show ka, kunwari magician ka, basta may show, it is Demon Kite's show. Kung mag-exhibition show, kasi grabe. Ayun na naman. Ibigay ng kamay. Ibigay na naman sa kanya yung kill. Legendary na nga. Real world manipulation. Unang tatargetin. Siyempre, si El Pizo para mawala na agad yung damage. Pero nga lang nakapick up si Noxious ng isa. While on the backline, Trevor nga rito delikado. Tignan natin, nag-pop ng kanyang vengeance. Double kill for Noxious. Habol pa kaya sila rito, Kevlar? Kaya ba nilang sundan, mga kaibigan? Pero I think hindi kaya. Kailangan nila ditong bumawi, guys. For AP Esports, parang taste of your own medicine. Kanina ay yung papwestohin yung mga players ng JNA Esports. JNA Esports naman ang gumagawa sa kanila na ito ngayon. Imaginin mo, real world manipulation, afternoon, yun yung overturn for CJ. You have to comment, CJ. Kasi hindi niya tinatay mag-burst down ng heroes talaga during the team fight. Ang gusto nilang i-burst is si El Pizo. So, how difficult it is for El Pizo, kitang-kita with this KDA 262.
And ibig sabihin nun, ganun nire-respeto ng JNA si El Piso. Pero nice kill for them. Oo, yun nga lang. Dinik-dik na nga. Pero merong ganda gamit mabla Poly Star Moon. El Piso is out. 1-for-1 trade somehow. Nandito si Demon Kite. Mga nakap. Tempest of Blades. Donuts going down. Kembler nga rito ahabol. Kadensa is in danger. So, round 5-4. JNA again. Nakapatay sila ng tatlo. Kontra nga lang sa isa. Oo, grabe dito mga sir, ang pinapakita ng JNA Esports, 37.5k as compared to 32.1k. We could see Kevlar on that Calamity Reaper. Tingnan natin yung items ng iba nating heroes, theater players. 6.1k, hindi ka lang kalaki actually, pero very crucial siya kasi may Demon Hunter, or may Deadly Blade na rin dito si paring Ling natin of JNA. Oh my, look at that. Natin kung makaka-solo kill nga, medyo nakaramdam siya ng damage, 1/4 yung life, pero maganda yung naka-pake up nila na kill. Jungler, Chantel. Oo, sakto. Pwede sila mag-Lord Objective dito. I'm not sure if AP Esports will try to contest this one. Medyo nakaangat din kasi yung minion wave dito ng JNA. Kailangan nilang depensahan yung top lane. So maybe the trade will be by taking down this Esmeralda if ever. So, successfully guys, Lord number 1 will go to the hands of JNA Esports. Kadensa nandi. Ang dami kailangan targetin ng AP Esports. Ang dami, oo, totoo. Ang dami, totoo yun. Kasi, ang sakit ni Chang, ang sakit din ni CJ, tapos you have to take note of Trevor. Oh my God, wala silang catch dun sa Ling Shanti. Oo, wala. Mahirapan sila dun sa ano. Mahirapan, oo. Oh. Sabi dito ni CJ Morano Flores, grabe yung payong ni CJ, pamalo ng nanay niya yan sa kanya. So, ganun din yung impact sa kanya nung pinapalo ano, niya. Ano bang payong yun, yung paninda sa divisoria, yung mga malalaki? Micromatic, yung micromatic. Ano tawag yun? Micromatic? micromatic yung brand niya eh. Uy, very nice dash away, pag-purify si Kemblar yung mga sir. Papasukin ni Kadensa. Kadensa. Tignan natin. Pwede natin lang mapick up dito si Aaron. Pero makakalayo. Donut nga rito. Nice time. Chaco will fall down. Ito na yan. May inaantay na opportunity for AP Esports. Yun nga lang. They brought down 3 pero isa lang yung casualty. That's a double kill for the Alice. Tempest of Blade yung bibigay. Nandun yung blood to sustain. Esmeralda favorable sa kanya yung long team fight. Pero ito nga yung wala sila Ate Shanti. Wala silang crowd control. Medyo konti. Pero against 2 heroes. Blood on masakit. Kadensa nandito. Nakapibigay muna. Chow lalapit. Immobilized. Kevlar has been controlled. At AP Esports. Grabe, nakabangon siya. Yes. For AP Esports, guys, dito na natin may kita. Isang beses pa lang po napapatay si Donut onto this game. Ibig sabihin, mataas ang beses dito. Tingnan nyo, siya na kukuha ng buff. So, maybe, or hindi, bibigay, hindi, kung siya na kukuha ng buff. So, sabi nila, red buff kay ano, kay Lancelot sa yung ano, or orange buff sa iyo, akin yung purple para pagdating sa team fight only. Kumbaga only wings ako. Only wings with extra rice and additional gravy. Ako si mga kamis ni only wings ah. Oo, ano, kamis mag samgyup mga ganyan oy, baka naman guys. Napakatagal na po namin hindi kumakain ng pero tumataba kami. Demon Kite already has the seahawk. Grabe pala na daddy, 20. 20 yung total KDA dito ni Demon Kite out of 21. Isa lang hindi niya nahawakan. Isa lang, no? Pero AP Esports, ang ganda na ng ano dito, na standing ng kanilang positioning. They just have to take down any of these burst mage heroes. Kasi kanina diba nahuli ni Kadensa si Aiden? Kaya minus 1 agad in terms of the team fight. Nangyari sa may bottom lane. Tapos ni Kevlar, akala mo malaking tapos. Namakas ako nga rin. Shoutout nga pala kay Mariela. Ang ginaganda nga lang, Chantel, na sa AP Esports, at least nakapag-establish sila ng insurance. Yes. Dito sa Alice, no? Mm-hmm. Kung magasabi nila, sige, nahirapan na tayong humabol. All in na natin sa Alice. Talpak natin dito yung ano natin, yung puhunan natin. Depende sa ads na lang, medyo. Hindi mo kasi gano'n. Hindi ako marunan. Kasi na, di, yung umano, alam nyo na, guys, kasi sino ko kontakin. Oo, pero nga lang, nasipa, meron mga real world manipulation. Here comes AP Esports. Ang ganda tanong, kaltalong galing from Kevlar. Trevor will be the target. Meron mga flame shot. Lance, sinot niya rito si Masayaw. CJ atras. Noxious is in danger, pero hindi na siya masusundan. Legendary para sa Ling. Patras dito yung AP Esports. Demon Kite, mga kaibigan. Tempest of Blades nandito. Maabutan niya si Gadensa. Gusto niya kalubulin si Gadensa sa Noxious, pero nakapag-out. El Piso lang yung nagiging casualty for them. Pero nakapush dito yung minion wave. 30 seconds mag-up dito yung Lord. Buti na lang nakapag-disengage doon yung side ng AP Esports. No? Actually, for AP Esports, ang ganda ng initiation nila. Pero
Ano eh, pambuka kasi yung ano nila, yung follow-up damage. Pero isa tumatarget kay ano, Deligado isa tumatarget kay Trevor. Kay Trevor. Slang lang. Sling-ling tayo dito, guys. Pero ayun, for AP Esports Eva, they want to take down a specific hero, a specific player against, or from JNA, dapat ma-ensure muna nila. Kasi they wanted to kill Aiden at first. Tapos, they shifted against Trevor. Tapos biglang dumating na dito yung JNA Esports. Elpizo was out in the open. Hindi na siya, napilitan siya mag-winter truncheon. Tapos walang dumepensa para sa kanya. So yung nagiging problema dito ng AP Esports pag nag-initiate sila, dapat sure na mapapatay nila. If not, lugi sila. Ang gandang falling star moon, pero meron na control, Chantel. Sino nga ba yun? Demon Guide will fall down. This will be Elpizo's first kill. Pero donut nga rito, aabutan. Hindi na nga siya makapag-sustain. Meron makakapitan, pero meron winter truncheon. Yun nga lang, buying some time for the Alice. Donut na laban, kakaibigan, nice knock-up, Aiden is in danger, merong inabot, nasubo, detonas welcome, pero din nga lang, Alice mamamatay, merong nature shower sa likod, Ureshi is in danger, fighting against three, at atras, nakakite back, ito yung problema, ng dinosaur mga kaibigan, Kevlar nandito, ang dami-dami sa pwede pakawalan, sobrang puti na rito ni Kevlar, killing spree for him, ayun nga lang, 5 kameta, 5 kamote, inside ng AP Esports, ano nangyari? Oh. Kinko kamote, Zelda 14. Esports, sobrang ganda na ng ano nila dito. They are ready to battle in terms of team fight dito against JNA Esports. Pero ang hirap talaga kapag ka hindi na napapatay either si CJ or either Aiden. So in that team fight, lamang po si AP Esports, kita naman natin kasi nasustain ni Alice and buwabrik lang yung buhay niya. Nawalan nga lang ng mana at afternoon meteor shower for Aiden all that time. Literal, wala. Hindi siya yung tinatarget ng players dito ng AP Esports kaya yung damage sinalala nila. Under the meteor shower, guys, on this game. And this is going to be the second lord of our game. Noxious na sa iba ng gilid. Tira natin, i-contest nila yan. Maganda yung positioning dito ng AP Esports. Elpizo, alam nila kung saan magkakalit. Lang, donut coming in. Real world manipulation ibibigay. Pero yun nga lang, aabutin nga siya rito ng damage. Siya ang gustong targeted. Tempest donut. Supplies ibinigay. Donut lalayo, kiting back. Pero aabutan rito ng JNA. Naku po mga kaibigan, Alice is dead for the AP Esports. 40 seconds out. Magdi-disengage nga sila mga kaibigan. At JNA, grabe, napakalaking panalo nun. Walang Alice ngayon. Pero nakuha pala nila yung Lord for the side. Yes, na-secure kanina dito ni paring Noxious. So, talagang kaya pa rin nakaabang dun sa Migedli kasi gusto niyang patayin. Pero napakabilis nun yan. Depensa ng JNA Esports. Kaya ng Winter Shower. O, diba? Kalate agad yung buhay para si Trevor. Dito din na natin ko i-go. Here comes Noxious for the backup. Kagura. My God, Noxious will fall down. Ang sakit na ng damage na pwedeng ibigay si Demon kahit mga kaibigan. 16 minutes in, JNA Esports, napatay nila yung Lord Enhance, nadepensahan. Pero ano pa kayang isagot rito ng AP Esports? Kailangan, napakaganda ng pasok rito ni Donut Chantel para manalo sila ng napakagandang team fight. Yung hindi mapapansin, may establish nila, mailalapag nila ng sobrang ganda yung real world manipulation. Pero wait a minute, eto muna, meron team fight. Real world manipulation. Make your shower dun sa likod. Sinong unang mamamatay? Demon Guide will be picked up. Donut nga rito na mag-sustain. Pero mamamatay at mabibigyan nga siya. Grabe yung ganti ng api. Kevlar will come in. Eto. Oops. Yun ha. Falling Star Moon sa may baba. I-clear lang yung minion wave. Pero, oo. Paunahan na lang talaga to guys. Anong nangyari sa AP Esports? Paunahan makapag-play. At paunahan makatakas. Pag nakatakas ka, automatic may bawi dito yung JNA Esports, same thing AP Esports. And the good thing for AP Esports, they finally took down Demon Kite. This is the second death of Demon Kite on this game. Mm-hmm. Parang sinasabi, AP Esports, nahihirapan sila kasi wala silang pang crowd control specifically or napakalikot nung ling dito. And hindi na kailangan i-prioritize si Ling kasi this time ang gusto niyang kuhanin is yung either the Chango and even the Kagura. Pero tinan mo yung positioning ng mga ano natin dito. Pagka may nagkamali lang if ever na lumabas dito from AP Esports, pwede pa rin i-burst down ng two mages natin from JNA Esports. And 18 minutes guys, feels like another 30 minute game. Oo. Na natin. Sumasagot si AP Esports eh. Sumasagot. Ang hirap ng ano dito, ng posisyon ng mga teams natin or mga players natin. Bawal silang magkamali kahit konti kasi ganun ka-match yung dalawang teams natin. Grabe, no? Ang ganda ng game number to natin. Kung baga ba kanina, Estes is the name of the game. Dito naman sa game number 2, Alice versus Ling. Oo. Ayun, ayun eh.
Paganda ng pasok eh, no? Oo, oh, oh. Kasi kailangan mapatay yung Alice. Pag napatay yung Alice, medyo delicates para sa AP Esports. Pag namatay naman si Demon kahit kaagad, eh, medyo alanganin na rin pumasok inside ng JNA. True. Parang ano dito, si Donut 24 AP Esports. Kaya ganoon. Kaya pinakamalay niya sa Miss Universe. Pero pabonggahan kasi ito ng pasok, pagandahan ng positioning. Maganda. Kung pumasok ka na hindi maganda yung position mo, that is called suicide. Pero pag pumasok ka, tapos may makuha ka agad ng players from the back, or mga backliners natin, na you're the hero of this show. Kanina, show to ni Ane, master showman natin kanina si Demon Kite, pero parang pumapasok yung ano natin, panibagong star of the show, which is si paring Donut and Cadenza. Kasi oh, dito, naku po. Oo nga, mukhang siya pa may delegado, wala siyang immortality, Shanti. Habili ka naman rin yung meteor shower, buti na nga lang na-up na kalayo. Medyo gustong gumawa ng play ni Cadenza. Kaso, siyempre, hindi siya katulad ng ano eh, ng mechanics ng isang joy na itututok mo lang eh. May hahagis mo, kailangan makapick ka na magandang pwesto para sa perfect timing ng ano mo, Way of the Dragon. Oh, tsaka para maisubo mo sa mga kakampi mo. Pero nga, Kevlar with a falling star moon. Alis dito ang mga tropa natin, Demon Guide, papasukin si Elpizo. Oh, wala na ang buhay. Habang si CJ, ganun nga rin. Demon Guide, meron nga siyang inahabol sa backlines. Gustong-gusto nga niya patayin yung Ibis out. Elpizo is patay. Donut nga rin to delegado. Yun nga lang. Sinalo niya lahat ng damage coming from the meteor shower. Sabay, meron pang auto attacks coming from the Esmeralda. Dalawa yung mamamatay rito sa AP Esports. Pero, dalawa rin pala yung na-pick up dito sa side ng JNA. Pero Donut is out. And Elpizo, wala yung mga magbibigay ng magical damage for the side of AP Esports. Mukhang pwede yata mag-lord. Pero alam mo, ang nangyari doon daddy eh, parang alam niyo sa school, pag may nag-away na dalawa, suntukan silang dalawa. Kasi mga kaibigan nila, may sarili silang suntukan. Ganyan yung nangyari sa teamfight natin kanina. Si Demon kay tinahawal dito si ano, si Elpizo, yung ibang players na iwan, si Donut, ina na din. Binuli dito ng JNA Esports and again, ganyan sinabi natin, pagandahan po ito ng pasok. For AP Esports, maganda sana yung pasok ni Cadenza. Kaso yung nga lang, na-stun siya ng trap ni Trevor. Hirap eh, no? Tapos nakto naman, nandun din malapit si Aaron with that meter shower. So, na-force nila mag-flicker out. But, I have to comment ka din sa King of Esports kasi sobrang tapang niyang pumasok at magpakita. Ang galing pumosisyon na ito. Magba siyang starter for the side of AP Esports eh. Tapos, alam mo yun, sobrang tiwala niya sa kakampi niya na nandoon lang lagi. Kaso nga si Demon Kite talaga eh. Nahanap niya kung nasaan si Elpizo. Alam niya eh, na kailangan patayin agad yung Eve or else, di ba? Daming damage sa pwedeng ibigay. Pwede silang mas slow o yun nga lang maibigay yung napaagad damage kami from the real world manipulation tulad dito. Kaso magawa ka sa wala siyang real world manipulation, tapos meron tayong teamfight na nagaganap dito. Nasipa pero purify, okay. Yung dalawang ulti, tatlong ulti na dito nagamit mga kaibigan AP Esports. Mukhang babawi ang JNA. Ayun na, pinasok ni Demon Kite. Oh, ang tapang! Sabay talo ng Falling Star Moon, another crowd control. Pero yung nga lang, Alice, running low in hell. Pero Eve pala yung mamamatay, patay. Sabog nga siya rito. Inabot nga siya ng payong ni Kagura. Habang sa likod, Qureshi. Mapapaligiran nga siya mga kaibigan. At daling ikite ng isang barats mga sir, and there's the meteor shower, merong knock up Cadenza, merong immortality, pero running low health, Donut delegado, merong blood out, pero ang daming damage siya pwedeng i-provide dito ng JN Esports. Remember, wala bang namamatay sa kanila? Way of the Dragon ibibigay Kevlar, yun nga lang mabubuhay. Immortality has been proc, Esmeralda is down, Cadenza kailangan tumakbo dito, pero AP Esports is doing it. Di-depensa Ate Shanti. Grabe, nakadepensa dito yung AP Esports, pero for JNA Esports, parang hindi sila nauubusan ng ano doon, na nga pwedeng ibitaw na skill. I love to comment talaga Demon Kite, initiator na rin siya ng game na to. And, mahirap talagang sabihin, kailangan talaga mamatay dito, either the Chang or even the Kagura, kasi tuloy-tuloy lang talaga yung damage dito ng JNA. Wala, dami! Oo, tsaka, nakakainis yung ano, if I were AP Esports, ang pinakakainisan ko na hero dito, if I were Cadenza, is yung PNK. Napakadaming traps all over the map. And napuputol or napipigil yung kanilang ano dito. Yung kanilang initiation for AP Esports. Ang good thing doon is their inhibitor turret is still intact. Yun yung pinagandahan doon. As long as they have the inhibitor turret, walang problema. And I guess for Elpizo, kailangan siya na yung mauna dito. Kumaga, hindi niya, siya na yung mag-set up ng play. Sabi niya, total, kapag ka nag-real world manipulation ako, mag-aano naman kayo eh. Magre-retaliate kaya eh. Why not? Ibawi na natin agad ngayon. But anyways, this is the third lord mga kaibigan. We will see if who
we'll take this one. Kanina naagaw po ni Noxious, that's agaw. Oh, kaya nag-extend po tayo ng super tagal sa ating laro na to. It's all about taking the objectives, guys, and kung sino ang mas tatagal pagdating sa team fight. Pero tingnan natin yung item dito ni Alice. For sure, locked item na yan. Okay, so imagine mo, talagang more on the burst damage na yung gusto niyong kuhanin dito. No Oracle for Donut on this one. And para naman sa ating Chango and... pati na sa Chango, be. Ayan, thank you. Ang mga brilyante, Holy Crystal pa, tapos Divine Grave. So, mahirap masabi talaga. Pero sakit din ni Trevor, may omas pa kasi yan eh. Ang dami na kasing item eh. Ito na yung item, ito talaga yung magpo-pull slotted na lahat ng hero eh. So, masabi ko na lang siya, Dante, lahat naman sila. Magaling sa micro skills, individual skills, mechanical lahat meron. Pero magkakataon na ito sa mga macro plays eh. Na pwedeng pakawalan ng magkabilang team eh. So, tignan natin. Demon Kite, kailangan talaga hindi rin siya ma-pick up kagad, Shanti. Oh, hindi na advisable yung ginagawa niya nung una na siya yung pumapasok. Kasi all items locked na rin dito for the both teams. Hindi basta-basta pwedeng pumasok. Pero tingnan natin ha, nandito na on the vicinity, ang ating Crime of the Scene is already here. Para kay paring donut natin. Siling nga lang na siya mechepe dun sa may bottom lane. So, mas una makaka-back up dito siling as compared to the Barats. Pero real world manipulation ginamit na din and it's going to be a reset. Walang sasalo, reset, diretso buff dito para sa ating Ling. And yeah, gaya na sinabi natin, ginagandahan pala sa lineup dito ng JNA Esports. If someone has to clear the minion wave, that would be the Ling. Tapos kayang-kaya niyang bumak up ng mabilis kasi lilipad lang siya sa mga pader. Kumbaga, not unlike for AP Esports, lahat sila walkathon or marathon ang ipapakita dito. Again, donut na sa may gilid ha, we have to take note of that. Meron siyang buff, Shanti ha. Oh, meron siyang purple buff, yun lang, tinoxus. Atin natin mga kaibigan, Lord is half HP, donut nga rin to be the play. Atin natin, inon yung kanyang blood code, pero Noxious din nga lang mabibigyan mamatay. Trevor, kailangan tumakbo. Lord nga rin to, 28k yung HP, Tempest of Blades, ibibigay na nga rin. Demon Kite, yung LP to, you want to burn down the Eve, yun nga lang patay. Dalawang patay sa side ng AP Esports. Oresh nga rin to, kailangan tumakbo. Also, kadensa, nakabak siya ng Cyclone. Ay, pero si Donut with the damage, coming from the blood code, knock up coming in. Kadensa, kailangan tumakbo. Habang Kevlar, puting-puti, habol ng dalawa, Oresh na sa likod, make sure shower yung backup, cover fire coming from Aaron, Oresh is tanky, pero ito na nga mga kaibigan, yung Lord, bravo. Nice owning out, coming from JNA, puting-puti nga, ate Shanti. Oh, puting-puting tuba, di ba si mga regala natin, parang Alice. Collagen. Eh, si ano pala, si Kevlar, kanina pa natin pinapansin si Alice, pero hindi natin napansin na gano'n na rin pala kakunat dito si parang Kevlar natin. Imagine taking down and zoning out the three players there of AP Esports, at isa dun sa hero na kanyang zone out is yung sinasabi nating inaasahan niya ng AP Esports in terms of the damage. So, for JNA Esports, they took down or they secured this third Lord, kinagandahan yan, mabilis kasi sila mag-clear ng minion wave, kaya nilang diretso yun. They might take down all the inhibitor turrets dito ng AP Esports. Ang crucial nga lang is kung paano dedepensahan ng AP to. So, buhay na dito, 9 seconds bago mabuhay si parang El Piso natin. And shoutout nga pala sa mga viewers natin, Rebecca Gakayan, sa mga nag-hashtag Roar GNA, para yung supporters ng AP Esports or dating Pegasus Knights. E mag-comment na rin kayo to show your support. Ayun. Yun lang ha. Tira yung inhibitor pero donut, trabaho lang sa likod. Ibabs na blood odd. Pero wala yata nga abutan. Yung nga lang nag-out siya sa likod. Aman Lord, ako po pumunta na yata sa gitna kalungkutan. Way of the Dragon binigay. I still world manipulation pero immortality has been proc. Kevlar is down. Tempest of Blades gagamit. And Lord is still alive. Basag dito yung inhibitor. Kaso the damage is done eh. Oo. Sira pa din eh. Kumbaga... sa 27 minutes na kanalong natin guys, ang dami nating team fight pero this is the first time na inhibitor turret yung masira. Ibig sabihin, ganun din kadepensado yung AP Esports. Pero the mere fact na nasira na siya ngayon, ibig sabihin, yung fortress dito ng AP ay medyo nabawasan na, hindi na siya ganun katibay. Kumbaga, madali na siyang i-penetrate. So, mas mahirap for AP Esports. Pero kadensa, the idea itself na nasiraan sila ng inhibitor turret pero he has the luxury of time na pakita dito for against the players of JNA Esports, ibig sabihin, alam nila na kayang-kaya nilang baliktarin ating laro ngayon. Even the Barats, cutting the minion wave dito, napakalalim po niyan, pero kailangan nila sumira ng tore, hindi pa ding aasa sila sa 5-man wipe-out. Bagal nga lang, no? Kahit nga later stages of the game. Kaso nga lang, binabayaran naman kasi sa kanya, yung tankiness.
Oo. At least, kahit nabasagan sila ng inhibitor, naabante pa rin. Inside ng AP Esports, they are still not out in this game. Naku po, mga kaibigan. Real world manipulation, Kadensa nandito, ang tapang ni Kadensa talaga maglaro. Grabe si Kadensa. Uh-huh. Parang may nakakadenang kung ano man. May nakakadenang lakas ng loob, kaya ng pasok ng pasok. Demon, kahit nakikita doon, wala siyang buff actually. That is just the orange buff. Correction for the zone out. So, siya na, ah, yes. For JNA Esports, or for AP Esports, habang nag-meteor shower dito, si paring at Shango natin, as much as possible, you want the barats to take all the damage para hindi ma-penetrate. pagod na yung panga namin, guys. Charot lang. Pero, it is what it is. Dito natin nakikita yung beauty ng mga teams natin. Ganun kagagaling yung mga teams natin. Not everyone who has the spotlight sa MPL ang talagang top caliber ang kanilang mga performance. So, ayun. Ano, resume na lang natin bukas. De joke. Sabi ni April, yaw, beta po sa inyo na. Yung isang kalahati na daw yung charger niya. Sabi niya, kalahati na lang yung kalahati na 50-50 na daw yung charger ko. Di pa tapos, suntukan na lang daw. Kami susunod sa yapak ng AP. Lodi ko yung mga yan. Ayan. Nasipa si Demon Kite. Where is the backup? Meter shower. Wala na din. And 35 seconds before this Lord stands in again onto our land of Dawn. For AP Esports, grabe. Where is the love? Where is the love? Oh, pero meron nga tayong bakbakan dito sa may right side. Ah. Grabe, puro full slotted na itong mga heroes dito. Kevlar, kaya niya sayawan sa mukha si Ureshi. At here they come, DNA Esports. Alam nila na malakas sila. Donut nga rito, ang ganda magpasok. Nation Shower doon sa likod. Way of the Dragon ginamit. Na real world manipulation. Demon Dire is dead. Purify has been popped. Kevlar is in danger. Aabutin nga siya rito. At Eve, grabe. Ngayon lang niya naibitaw. Yung napakaganda pagtama ng real world manipulation. At Lord, ako po, Shanti. Grabe naman talaga, mga sir. Ah, hindi ko na alam kung sino mananalo. Hindi mo na nga alam eh. Grabe, ang ganda ng laban natin, guys. Pero yeah, it was better usage of the real world manipulation. Biglaan eh, pagkapasok din ng ano, ng Esmeralda. Oh, ito. Bigla na immortality. Lord dito masasecure ng AP Esports with a threat reduction. Pero mamamatay yata si kinumit niya yung sarili niyang buhay doon para dumipensa. Pero 80 seconds out, I don't know anong ginagawa ni kuya natin Kadensa. Sayang yung pagkakataon, no? Ang tagal pang mabubuhay ni Demon Kite. Sana nag-back na nga lang yung show. Pero let's see, mga kaibigan, 30 seconds bago mabuhay si Kevlar. Demon Kite, 25 seconds. Isang minuto naman si Kadensa. Oo, pero ang kanagandaan dito, guys, sa mga supporters ng JNA Esports is that double mage setup po kasi sila. So, napakabilis lang yan para sa kanila. Tinagyan man sinalubong, halos kalahati nila yung buhay. More or less, masisiraan. Siguro sila dito ng dalawang inhibitor turret. Pero yun nga lang, napilito mag-flicker out dito. Kumalon, dinosaur na tumatalon, mga kaibigan. Chango mamamatay. Killing spree para sa Alice. Lord is still alive. Dalawa yung patay. Isang minuto wala si Aaron. Isang minuto wala si Kuya CJ. Inhibitors, two are down. Kevlar nandito lalaban. Grabe, Ensos na. Oh, base! Hindi na rin na pala sila. At AP Esports, they turned that around. Oh, grabe, my AP Esports!